welcome back again for another vlog. And for today's episode, itutuloy na natin ang ating part 4. Meron tayo dun mga bagong bile na ilalagay sa ating pond. So, ipapakita ko sa inyo. Let's go! Guys, ito na yung ating mga bagong ilalagay sa ating pond. Yung i-design. Kasama natin itong mga landscaping. Ito yung ating, meron tayong garden fence. So, itong garden fence na to is 88 pesos lang nabili natin. Pero, medyo pricey siya. Pero, super worth it naman yung mapapaganda niya yung ating landscaping. Yan. And, ito, yung mga pebbles and rocks natin. Ayan sila. Meron din tayo ditong Torosil. So, ito yung Torosil, yung waterproof coating natin dun sa atin sa concrete pond. Mag-a-add lang tayo ng 1.5 liters of water. Sobrang easy to use lang din to. At ang sabi niya, walang tagas. So, kaya kailanganin din natin ng brush, of course, kapag mag-waterproof coating tayo. Meron din tayong binili dito. Stone. Ito, flat rocks. 600 per square meters yung bili natin dito. Ayan. Ito yung gagamitin natin para sa ating mini waterfalls. Diba? Ganda. So, simulan na natin ang ating part 4. Tara na! Let's go! So, meron ako ditong sample. Sinampulan ko na yung sobrang excited ko. Sinampulan ko na yung garden fence natin. So, ganito yung ilalagay natin dito. And of course, din sa abila. And dito rin sa part na to. Kita nyo? Litaw na litaw yung ganda sa tulong ng mga pebbles. Simulan na natin ang ating mini pond. So, yan, nakita nyo. Itatanim na natin yung mga plants. Ito, San Francisco and Scarlet doon sa side nila. So, tapos na natin hukayin. Ayan o, may hukay na to. Nahukay na natin lahat. So, it's time na ilagay na natin ang ating mga plants. Okay, and finally, ayan na! Ang ganda na ng ating landscaping. Okay, sobrang sarap sa mata. Ayan, tapos na natin. It's time naman para dito sa side na to. Yung side na yan, kagaya dito sa kabila, lalagyan na natin ito. Ang ating garden fence, lalagyan natin siya dito. Ganyan. Yan! So, tara! Mang na-excite na ako. Maganda-ganda ang kakalabasan nito. Parang ganyan. Kagaya dun sa kabila. And with Ali. So, yan. Nakakapagod pero super worth it sa mata. Ito na guys. Ganito ang paglagay netong garden fence natin. Plastic lang kasi to. So, minarkahan na natin kung saan natin huhukayin. Yan, dyan. Ay, sorry. Dyan. Yan. So, hukayin lang pa natin to para maging stable na siya. Kagaya nung nasa kabila. So, tara, let's go. So, ayan na guys.
Nilagyan na natin siya ng hinukay na natin kung hanggang saan yung lalim ng ating garden fence. So, ganyan lang. Yan, guys. Konting pressure lang. Tapos, lagyan na natin siya ng lupa para pumantay siya ulit. Yan, perfect. So, lalagyan natin siya ulit ng pebbles. Yan. Pwede na ba ako maging landscape artist, guys? Give me a thumbs up. Give me a thumbs up kung pwede na ako maging landscape artist. Yes? Pwede na yan. Sana matuwa yung ilalagay natin dito. Sobrang ganda. Parang, ano na lang to? Birdie resort. Birdie resort. Kasi pwede na itong maging swimming pool eh. You know? Tapos ang ganda ng view mo. Sarap mag-relax. So, eto na. Speaking of view, tanan! Guys, ayan na. Napantay na natin yung dalawang garden fence natin doon. Ayan, pantay na silang dalawa. And okay na rin yung landscaping natin sa area na yan. So, eto naman, dito sa area na to. Tanan! Dito. So, maglalagay din tayo dito ng bahay ng ating turtle sa side na to. So, yes, turtle po ang ilalagay natin dito. Gagawa natin siya ng bahay. And kung nakikilala nyo pa to, or muntikan nyo nang makilala kung ano tong mga to. So, ito yung mga flowers na binili natin. Kasama sa binili natin sa mga plants. Ayan, oh. Pero nagbo-bloom na siya ulit. Hindi kasi tayo aware na favorite pala to ng mga manok. Naiwanan kasi natin bukas yung ating pintuan dito sa ating mini pond and nakapasok yung mga manok. Ayan, naging breakfast sila. So, pero okay naman. Sana mag-bloom pa siya. For now, dyan muna sila. Lagay muna natin sila sa hilerang to since tumatama din naman dito yung araw. And sa side naman na to, plano kong lagyan to na ang garden fence. So, maglalagay ako ng garden fence dito para babakuran na din yung magiging house ng ating turtle. And dito. So, ganyan yung magiging itsura niyan. Imagine niyo na lang. Imagination. So, dito yung dalawa. Yan. Oops, sorry. So, yan. Ganito yan. Mag-work. Lalagyan din natin to ng mga pebbles para mas appealing din sa mata and magmukhang neat kagaya ng mga ginawa natin dito. Lalagay tayo ng pebbles, ilalagay din natin yan, huhukayan natin para may boundary yung ating turtle house. Guys, pagduduktoy muna natin itong dalawang plastic fence natin. So, ganito lang siya magduktong. Kailangan nakapantay muna siya dun sa pagduduktongan niya and then clipped. Clip mo yan. Yun, sabay na. So, yan na ang ating magic fence. Magic fence! Plastic fence! So, yan lang. I-mark lang natin yung paglalagyan natin sa kanya para dun natin ilalagay or dun tayo maghuhukay. Yan. Pantay lang natin ng konti. Okay, so, pantay na siya. Yan. Napantay na natin siya. Pwede na natin siyang tabunan. Tatabunan na natin para malagyan na natin ng sand. Sand pebbles. Yan. Tabunan niyo lang ganyan. Ibalik niyo lang yung kung ano yung natanggal sa kanya. Guys, ganito tayo magpatag. Aray ko, nagat pa ang langgam. Para maganda tignan kapag nalagyan na natin siya ng choco butternut. Okay na guys. Okay na. Napatag na natin ang ating fence. There. And okay na rin yung dito. Ayan, tignan nyo. Diba? Ang ganda ng view ng ilalagay natin dito sa pond. And very relaxing. So, yan na.
resort feels na tayo. So, 150 per head lang po, guys. So, gawa na tayo ngayon ng pathways dito. So, gawa ka ng bilog, yung inaapakan, tsaka lagyan na natin siya ng pebbles. So, let's go! So, ito, yung tapakan para dun sa ating pond. Nakita lang natin siya dyan-dyan lang sa farm. So, ititry natin siya linisin gamit ang pressure. So, linisin natin, try natin isa muna. Kapag okay, and then, kuha pa tayong iba. Hanap pa tayong iba. So, tara, let's go! Boom! Grabe. So, yun na. Mukha na siyang ulit bago. Ayos to. Ayos tong air pressure na to. Nagmukha na siyang bago. So, try na natin to ilagay dun sa ating pond. Let's go! So, ayan yung tsura niya. Tanan! Plan natin maglagay ng isa pa dito and isa pa dito. So, what do you guys think? Give me a thumbs up kung okay yan. Pero, para sa akin, mukha naman siyang okay. Samahan niyo ako maghanap pa ng dalawa pa nito. Tara, maghanap tayo dun sa mga pathways papunta sa iba't ibang area ng farm na to. Let's go! What's up, Pali? Padaan ako! Sama ka? Diyan ka lang! Padaan ako, ha? Yeah. Good boy! So, hanap tayo. Makita nating madadaanan. Let's grab it. Sayang to, wala lang siyang bato. Dito natin kinuha yung isa. Wala kasi siyang mga stones kagaya ng isa. What's up? So, yan guys. Nakahanap na tayo ng dalawa pa. Ayan. And linisan natin sila ulit. Ang bago na ulit. So, dadali na natin to doon sa ating pond. So, tara na. Buhatin na natin to. Let's go! So, there you go. Ang bilis matuyo nung una, oh. Tuyo na siya. Ayun na. Meron na tayong pathway. So, lagyan na natin siya ngayon ng pebbles. Diba ang ganda? So, ganito yun. Pag bumaba ka dito, isang step, isang step, isang step. And then, dito na yung turtle! Kaling! And para naman sa side na to, ilalagay naman natin yung mga pebbles. Kasi marami pa tayong natirang ganitong pebbles. So maglalagay tayo sa paligid ng mga pathways natin. So tara, let's do it. Pero eto, unahin ko na to. So eto muna yung magiging markings kung saan yung turtle house. Kung hanggang saan yung turtle house. So, magde-design pa tayo ng turtle house. Magka-arka lang muna tayo ng engineer, ng architect, ng interior designer. So, dito muna yung mga yan. Guys, so, pantay na siya. Ayan yung magiging boundary muna. Ayan muna yung markings natin. Basta dito, maglalagay tayo ng soil. Iaangat natin yan para matakpan din yung pipe doon.
abangan nyo kung anong soil yung ilalagay natin dito. And yung, of course, yung turtle house. Tapos, yun na. Let's work this area muna with pebbles. So, tara. Ito na lahat. Ayan na ang ating part 4. Sobrang ganda. Ayan, natapos na natin ang ating landscaping. Ayan na sila lahat. Sobrang worth it yung pagod. Grabing worth it kasi nga, kita nyo naman ang outcome natin. Ta-da! And abangan ninyo sa ating part 5, ang ating turtle house. Yan, intayin nyo pa. So, dyan may abangan ninyo sa susunod na upload natin or sa part 5 ng ating upload ng ating pond. Sa part 5 ng ating pond, abangan nyo ang turtle house na ilalagay natin dyan. Plus, syempre hindi natin natapos yung ating mini waterfall. So, possible dito siya ilalagay and yung mga filtration na kailangan. Tapos, iintayin din natin yung curing time ng itong pond natin para sa torusil naman. That's it for today's episode. Don't forget to like, share, and subscribe. Don't skip ads. See you guys on my next vlog. Bye!